Risa Fontiveros, naghahanda na para sa 2028 elections. Nako, eh napakaaga pa. Ilang taon pa ang lilipas bago ang 2028. Meron pang midterm election sa 2025. Pero sabi nga nila, daig ng maagap ang masipag. Kaya ngayon pa lang, naghahanda na po sila. At isa sa kanilang paghahanda ay ang pabagsakin ang popularidad ni VP Sara. Kaya kung mapapansin nyo naman, panay po ang banat nila sa ating Vice President. Medyo marami-rami na rin silang issue na inilalabas tungkol kay VP Sara, pero dito sa issue na to, akala nila ay naka-jackpot sila. At yan po ay tungkol sa confidential funds. In fact, meron na po silang napapaniwala. Pero sabi ko nga eh, konting research lang naman kung ito ba ay may katotohanan o ito ay talagang propaganda lang nila. Dahil gusto nilang isipin ng taong bayan na kinurakot ni VP Sara yung pera sa confidential funds. Wala po sa itsura at sa karakter ni VP Sara ang mangurakot. Kaya yung mga galamay at yung mga kakampi ni Risa Fontiveros ay panay na po ang paninira at ang kanilang demolition job kay VP Inday Sara ay araw-araw. Eh napakatagal pa ng 2028. Pero kinukondisyon na nila ang isipan ng tao. Yan pong confidential funds na yan. Hindi lang naman po si VP Sara ang meron yan. Halos lahat po ng sanghay ng gobyerno ay meron pong confidential funds. Kaya tuloy ang isip ng mga tao, aba, inangungurakot si VP Sara dahil marami po ang hindi nakakaalam na yung confidential funds ay hindi po si VP Sara lang ang meron. Pero dahil sa araw-araw nilang binobombard si VP Sara ng ganitong issue tungkol sa confidential funds, meron na po silang napapaniwala. Pero tandaan ninyo kung ilang milyon ang boto ni Vice President Sara Duterte. Kung meron man napapaniwala tungkol dito sa issue na to, ilang porsyento lang po yan. Isang napakaliit na porsyento. Napapansin nyo yung paninira nila, yung gusto nilang buwagin ang Uniteam. Kaya nga sabi ko sa inyo eh, kailangan tayong mga bumoto sa Uniteam. We have to be steadfast. Tayo po ay dapat maging alerto kung kailangan natin ipalaganap yung katotohanan. Dahil sila ang ginagawa nila, puro kasinungalingan tungkol dito kay VP Sara. So yung mga naninira, umaabot na kung saan-saan. Actually, kahit na sa comment section ko, may mga nababasa ako na kesyo ayaw na nila kay VP Sara. Of course, hindi ko maaalis sa talagang merong maliit na porsyento na aayaw kay VP Sara. What with all these issues? Huwag po kayong maniwala. Yan po talaga ang pakay at ang goal ng mga gustong mapabagsak si VP Sara. At isa na po dyan, si Risa Fontiveros. Dahil naghahanda na po sila para sa 2028 presidential and vice presidential elections. Pakinggan po natin yung isang interview kay Risa Fontiveros. Naghanda na kami ngayon as if at gusto ko makalaban ang oposisyon para sa presidente at vice-presidente sa 2028. Yan ang aming responsibilidad. At laan din po ako makisama, sumali sa ganyang trabaho. O ayan, narinig po natin. Galing sa bibig ni Risa Fontiveros, naghahanda na po sila ang oposisyon para magpuesto ng kandidato sa presidente at vice-presidente para sa 2028. Although hindi tahasang sinasabi ni Risa Fontiveros na siya ang tatakbo bilang presidente, pero alam na po natin. After pa lang nung eleksyon, nung parang isinalin na ni Lenny Robredo yung corona niya kay Risa Fontiveros, alam na po natin na ang kanilang magiging standard bearer ay si Risa Fontiveros. Kaya panay ang labas niya at paninira kay VP Sara. I hope I am wrong na hindi siya ang tatakbo, pero the way things are unfolding right before our eyes, sino po ba ang tatakbo, ang ilalagay ng partido nila para sa pagkapresidente? None other than Risa Fontiveros. Kaya nga nagsalita tuloy si Senator Amy Marcos eh, na sinabi niya, ano ba yan? Ang aga-aga naman? Ang tagal-tagal pa ng 2028? Kung makasira kay VP Sara, panoorin po natin yung kanyang sinabi. Hello po, no? Si VP Sara, binabanatan po siya ngayon sa issue ng confidential and intelligence. Alam mo,
Ilocano yung banat kay VP Sara. Ang aga-aga naman nila. Yung mga atat na tumakbo sa 2028, alalahanin limang taon pa. Limang taon pa. Huwag kayo nagmamadali. Grabe naman. Nabibinay ang pobreng VP natin. Huwag na kung ganun. Palibasa, Lynn. Eh, talaga inupakupakan na. Ang aga naman. Oh, ayan. Yung gustong sirain ang Uniteam. Si Senator Amy Marcos mismo pinagtatanggol si VP Sara. Kahit na anong paninira ang gagawin ninyo, hindi po kayo magtatagumpay. Huwag niyong kalimutan yung puwersa. Malakas po ang puwersa ng mga sumuporta sa Uniteam. Kahit na marami kunwari ang nagsasabi na wala na daw Uniteam, ako po hindi naniniwala. Kaya po sa aking maliit na paraan, ginagawa ko po yung aking share. Again, may nagtanong sa akin, magkano daw ba ang bayad sa akin? Apakatagal na issue na po yan. Sinabi ko naman sa inyo eh. Patunayan ninyo na ako ay nakatanggap ng kahit na 5 doling mula sa BBM administration at lahat ng kinikita ko sa YouTube ay ibibigay ko po sa inyo. Walang labis, walang kulang. Hindi naman po ako malaking YouTuber. Maliit lang po yung aking channel. So, kakapiranggot lang po ang aking kinikita sa YouTube. Kaya nga po naglabas pa ako ng isang channel, yung pong Tito Manny TV. Ayan, ipromote ko na po sandali lang. Kung makakapunta po kahit mabisita niyo yung isang channel ko, yung Tito Manny TV, matutulungan niyo po ako ng malaki. If you will visit my other channel, pakisubscribe na rin po. Less than 300 subscribers na lang po ang kailangan ko para po siya ma-monetize. Ayan, sinasabi ko sa inyo, yes, dito po ako kumukuha ng aking bread and butter para makapagpatuloy po akong makapag-upload ng videos para sa inyo. So kung matutulungan ninyo ako kung paano nyo sinuporta ang Usapang Tito Manny, pakibisita na po kayo and subscribe na po dun sa aking isang channel. Ilalagay ko po yung link dito sa description box. Mabalik po tayo dito. Ito pang isa na bumabatikos kay VP Sara, si Edsel Lagman, Albay Representative. Aba, kung papansin ninyo, Makabayan Black, Raul Manuel, Franz Castro, Arlene Brosas, Risa Ontiveros, Edsel Lagman, ano po ang common sa kanila? Well, your guess is as good as mine. Sabi po nitong si Edsel Lagman, on World Teachers Day, we should be reminded that schools are temples of knowledge, not arenas of surveillance. The Secretary of Education must be a teacher, not a centurion. Balikan natin sinabi niya, ha? Schools are temples of knowledge, not arenas of surveillance. Papalitan ko po yung word na surveillance. Schools are temples of knowledge, not arenas of recruitment. Alam po yan ang sambayan ng Pilipino na ginagawang recruitment ng mga makakaliwang grupo ang mga paaralan. Kaya po kumikilos ang ating DepEd Secretary Inday Sara Duterte para po mapuksa itong mga salot na ito ng ating bayan. Kaya dun sa mga naniniwala na itong paggastos ng ating Vice President sa confidential funds ay para lang sa sarili niyang kapritso, think again. Mas gugustuhin niyo ba na yung ating mga anak, mga apo, mga kamag-anak, ang ating kabataan ay bumagsak sa kamay ng mga maakaliwang grupo? Pag-isipan niyo po doon sa mga naniniwala sa panahong ito na ang ginagawa ni VP Sara ay pangungurakot ng confidential funds. That is far from the truth. Gusto ng mga maakaliwang grupong ito na mawala ng confidential funds si VP Inday Sara para wala na siyang magamit para pangtugis sa mga NPA, sa mga maakaliwang grupo na bumibiktima sa ating mga kabataan. Nakita nyo lately, yung ginawang issue dyan sa Commonwealth Avenue na dadaan daw yung VIP, dadaan daw si VP Sara at kailangan ipasara ang Commonwealth. Bakit? Ngayon lang ba ginawa yan? Tandaan nyo po, yung ating mga matataas na opisyal ng gobyerno, kailangan pong bantayan. Normal lang po na kapag sila idadaan, kailangan walang obstruction, kailangan tuloy-tuloy. Paano kung mahinto sila sa traffic at may mga masasamang elemento sa paligid? Patay na. Pwede nilang gawin o maagawa sila ng ikasasama ng presidente o ng vice-presidente. Kaya po ginagawa yung ganyang paghihinto ng mga motorista at pababayaang dumaan ang convoy ng ating mga matataas na opisyalis ng bansa. Yan po ay para sa protection nila. So yung nagpapalaki ng issue na to, na kesyo dadaan daw si, ano ba tawag nila kay VP Sara? Fiona?
the nerve na mag-name calling kayo sa ating Vice President. Ganyan ang ginagawa ninyo eh. Personalan. Ngayon, kung sakaling ayaw ninyo si Vice President Inday Sara dyan sa pwesto niya or ayaw niyo siya maging DepEd Secretary, isipin ninyo yung safety ng ating kabataan. Kung hindi man si VP Sara ang gagawa niyan, yung mga susunod gagawin din yan. Sabi nila, bakit hindi bayaan sa PNP or sa Army o kung sino man mga militar ang pagsugpo dyan? Eh kaya nga po DepEd mismo, si Vice President ang gagawa niya dahil sila ay nakasentro sa mga paaralan sa mga estudyante. Yung mga bumabatikos sa Manila, andyan yung mga bumabatikos sa confidential funds ni VP Sara. Hindi nila nakikita ang nangyayari sa Visayas at sa Mindanao kung saan nai-infiltrate sila ng mga maakaliwang grupo. Somewhere dyan sa mga provinces natin na sinalakay ng mga insurgents. O yan, may nakikita pa tayong ganyan dito sa Manila? Wala, pero sa probinsya, nangyayari po yan. And that is the naked truth. Kaya kailangan po ng pondo para matugis itong mga salot ng bayan na umaatake sa ating mga kabataan. At bakit ba nakasentro kayo sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte? Yung ba mga past presidents natin at sa mga past administrations ay walang confidential funds? Ito po, meron akong nabasa. Ito po ay galing sa GMA News Online, published December 25, 2010. At ang headline po, Pinoy to have 1.2 billion pesos in unaudited Intel funds, leading an administration championing transparency and austerity. President Benigno Aquino III has authorized at least 1.2 billion pesos in unaudited confidential and intelligence expenses in his government's first national budget. CIA or confidential and intelligence expense is the term now given for discretionary funds over which the president has full discretion in using for whatever lawful purpose but which the Commission on Audit does not audit, thus making it nearly impossible to determine if the purpose was actually lawful. So ito po lumabas noong September 28 naman, galing sa buong bansa magkaisa post. Netizens binalikan ang taon-taon na confidential funds ni dating Pangulong Noynoy Aquino III na di malaman kung saan ginastos ang bilyong-bilyong confidential funds at intelligence funds noong 2010 hanggang 2015. Bukod sa tahimik si Risa Hontiveros sa 15 billion PhilHealth issue na nawala at lumabas noong 2020, tahimik din ang senadora sa confidential funds ng dating amo na si Pangulong Aquino. Alam niyo, matagal ko nang nababasa itong 15 billion na PhilHealth issue at pinababalik nila yung pera kay Risa Hontiveros. Yung akin lang kasi, kung merong gantong issue na lumalabas, bakit hanggang ngayon wala pong nangyayari sa kasong yan? Totoo ba na may kinalaman tong si Risa Hontiveros dyan sa PhilHealth issue na yan? Kung meron, bakit hindi habulin si Risa Hontiveros? Bakit pinababayaan na lang yan? Nagsalita na po ba si Risa Hontiveros tungkol dito sa ibinabato sa kanyang 15 billion issue ng PhilHealth? So kung totoo itong balita sa GMA News na merong 1.2 billion in unaudited Intel funds si dating President Noynoy Aquino, bakit ganun na lang ang paghahabol nyo kay VP Sara? So obviously, dahil gusto nyo sirain ang pangalan ni Vice President Sara Duterte. Mag-research po tayo, malalaman natin. Dahil kahit ako, akala ko ito lang DepEd at si VP Sara ang merong confidential funds. Yung pala, halos lahat ng sangay ng gobyerno may confidential funds. Eh bakit nakasentro kayo kay VP Sara? Dahil po, sinisira nyo yung pangalan niya dahil meron kayong balak tumakbo para sa 2028. Kahit na sabing malayo pa yan, dahil sa lakas ni VP Sara, dapat ngayon pa lang sirain nyo na ang Uniteam. Sirain nyo na ang pangalan ni VP Sara Duterte. Ito nga si Teddy Casino eh. Nakita nyo yung pinakalat niyang fake news tungkol dyan sa Commonwealth na yan? Hanggang ngayon, kahit na sinasabi na wala si VP Sara dito at siya ay nasa isang event sa Mindanao,
kung ano-ano pa sinasabi nila tungkol doon sa Commonwealth issue na yon. Kesa hindi naman daw yan nakunan noong araw na wala si VP Sara. Eh bakit hindi lumabas yung taong nag-video at nag-upload niyan? Although sinasabi po dito sa balita na si Teddy Casino daw mismo yung kumuha ng video. Kamakailan po naglabas ng speech si VP Inday Sara? Babasahin ko po ng buo, medyo mahaba, pero pakinggan po natin yung bawat salita niya para maintindihan naman natin itong kanyang panig ng confidential funds. And it goes like this. The security and developments of our beloved nation in the pursuits of progress, it is imperative that we prioritize the well-being of our citizens and safeguard the peace and order that underlies our society. Let us remember that security and developments do not come with a price tag. They are the very essence of our nation. Peace and order, along with education, must be protected at all costs. They are the cornerstones of our thriving society. We must assure that people can go about their daily lives without fear, with our children can receive an education in a safe environment, and business without the shadow of insecurity looming over them. The Confidential Fund plays a vital role in maintaining security and by providing necessary resources to address unforeseen challenges swiftly and decisively. Whether by combating terrorism, tackling organized crime for safeguard in the interest of our nation, these funds will enable our law enforcement agencies and intelligence bodies, as well as our other national government agencies and equally important local units, to protect our citizens affecting it. They allow us to respond promptly to security threats and ensuring the safety of our people and the stability of our nation. The allocation of confidential funds should not be constrained by time. It matters not whether it takes one day or one year of spending. What truly matters is the safety and security of our people. We must remain committed to providing unnecessary resources for our security forces to fulfill their duties to our nation. Napakalinaw po ang gustong mangyari ni VP Sara. At yan po ay to safeguard the peace and order of our society, ng ating mga mamamayan, ng ating mga kabataan. Pero natural, marami pa rin po ang hindi maniniwala dito. Mas pipiliin pa rin nilang maniwala kay Risa Ontiveros, Raul Manuel, Arlene Brosas, Franz Castro, Edsel Lagman. Eh, collectively, alam natin kung ano ang pakay ng mga yan. Mas paniniwalaan natin sila kesa dito sa isang tao na binoto natin, na alam natin na merong malinis na hangarin at intensyon para sa bansa. Okay, kung merong mga naniniwala, tingnan natin yung trust ratings mula sa Okta Research ni VP Sara. At si VP Sara po ay nakakuha ng tumataginting na 83%. So ang ibig sabihin, kahit na kaliwat kanan, harap likuran ang bumabatikos kay VP Sara, nananatili po ang tiwala sa kanya ng mas nakararaming Pilipino. Pero sana, mag-aral-aral din tayo or mag-research-research din tayo. Lalo na dito sa mga naninira lang mula sa mga oposisyon at kahit na sa media. Nakita niyo yung pinalabas ng PhilStar, yung sila ay naglabas ng survey or poll, ano po ang nakasulat doon? Ang tanong, if you have 125 million pesos, how will you spend it in just 2 weeks? O nakita niyo na, kahit sa mga newspaper outlets natin, sa mainstream media, kung banata nila si Vice President Sara Duterte. Sa ngayon, hindi nila masyadong mabanatan si President Bongbong Marcos eh. Kasi hindi naman na siya tatakbo sa 2028. Eh ang makakalaban nila tiyak, si VP Inday Sara. Kaya dapat ngayon pa lang, lahat na ng klaseng propaganda at kasinungalingan, ilabas natin para mapabagsak natin si VP Sara. Para mawala yung kanyang popularidad. Para isipin ng taong bayan
na si Sara Duterte ay korap. Kaya nga natawa ko din sa isang cartoon ng aking paboritong si Pusang Galak kung saan pinapakita niya na si VP Sara ay pinaliligiran ng mga taong gusto siyang pabagsakin. So ang akin lang po, kung siya ngayon parang ayaw niyo na kay VP Inday Sara, pero mas gugustuhin niyo ba na ang ating bayan ay pamunuan ng mga makakaliwa at ang ating mga kabataan ay ma-recruit ng mga grupong ito? Mag-isip-isip po tayo. Ano sa palagay ninyo? Comment lang po down below and I will see you next time. Peace.